Hapon at gabi. Mga ka-business, ingat po kayo lahat dyan. Ayan. So yun po mga ka-business, na maaaring nabasa nyo na, nakita nyo na po yung thumbnail natin dito sa patungkol sa vlog na ito. Eh nga po, eh, patungkol po ito kay Dexter. Siyempre, kailangan po namin itong ma-vlog. Gawa ng dumarami na kasi, no? Yung mga hindi pangkaraniwan na obserbahan ng mga kagwangs at si Papa Dins patungkol kay Dexter. At dapat lang na alam ito ng ating mga taga-subaybay na mga viewers natin para updated sila kung ano bang tunay na nangyayari, tunay na kalagayan, no, sitwasyon ni Dexter dito sa ka-business family. Opo. So yun na sa ngayon ay sa so mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan Taong Gala po. Yan po ay reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po ng marami. God bless po. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kaibigan ay patungkol po itong sabi pa nga ay pagbabago na naobserbahan ng ka-business family patungkol po kay Dexter. So una, mas tingnan natin ano nga ba ang pinagdadaanan ni Dexter. Pero kung bago po kayo sa aking tahanan mga kaibigan, hilingin ko sanang i-follow natin ka-business official at ganoon din po si Papa Dins. At isama na rin po ang ka-business family at si Taong Gala. Si Dexter po mga kaibigan ay may mabigat na karamdaman. Ito po yung tinatawag na depression. Ano nga ba ang depression? Sabi, ang depression is a common and serious mood disorder. Mood disorder. Pagbabago-bago ng kanyang aksyon, kaisipan, yung kanyang tema. Sabi niya, ito ay nakaka-apekto sa pakiramdam ng tao, sa kanyang tinatawag, sa kanyang pag-iisip, at kung paano niya hinahandle, isinasabuhay ang kanyang pang-araw-araw na mga aktibidad. Sa ganitong pagkakataon mga kaibigan, lahat sila ay nagbigay ng obserbasyon kay Dexter. Sa akin lang, parang honest opinion and reaction, kaya tayo nang pareact dito. Gusto ko rin pong magbigay din bilang kaparte ng ka-business asset. Gusto ko rin magbigay ng aking observation. Malaking factor yung karanasan at pinagdadaanan ni Dexter sa behavior niya ngayon. Kasi kung babalikan natin yung definition ng depression, pa nga kung paano siya mag-isip, kung paano niya i-handle ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Isa din sa aking iniisip, hindi po kaya nadagdag din sa pressure yung kanyang pag-aaral. Well, naintindihan natin yung hangarin ni Papa Dins na paaralin si Dexter. Kasi ang programa nga po ni Papa Dins ay itong tinatawag na pagbibigay ng pagpapalaga sa edukasyon. Pero hindi po ba maaaring nakadagdag ito sa pressure sa kanya? Kaya nagbabago ang tema ng kanyang pag-iisip. Well, mga kaibigan, ako para sa akin, kailangan ng mga kagwan ng mas malalim na pangunawa kay Dexter. Una, malaking faktor sa kanya yung kanyang edad, bata pa si Dexter. Pangalawa, yung kanyang nararamdamang karanasan sa ngayon. Maaring makatulong para dito upang higit na maunawaan si Dexter sa ngayon kung isangguni ito ni ka-business ni Papa din sa isang eksperto. Una, mas lalo nilang makikilala at mauunawaan si Dexter. Pangalawa, mas lalo nilang mapapalawak yung kaalaman patungkol sa pinagdadaanan ni Dexter. Alam niyo itong pinagdadaanan ni Dexter ay mas malalim pa ito sa pinagdaanan ni Bong. Kasi kung si Bong noon, ang si Bong ay may angking talino. Ang kay Bong lamang mga kaibigan, yung kanyang takot na ilabas yung kanyang saloobin at damdamin. Lagi siyang, kumbaga, gusto niyang mapag-isa. At kung may nararamdaman si Bong, mas gusto niyang suluhin na lang, hindi sabihin. Ito yung napagdaanan ni Bong. Pero dito sa kay Dexter, malalim ito. Alam niyo po mga kaibigan,
sabihin ko sa inyo, minsan nakaranas din ako ng ganito. Yung nakasakay ka sa bus at bigla ka nalang iiyak, tutulo ang luha mo nang hindi mo inaasahan, nakatingin sa iyo yung tao. Ganun ho ang nararamdaman. Kasi pag sumagi sa isip ang emosyon na yan, hindi na nakokontrol ang iyong sarili. So marahil itong mga pagbabago na nararamdaman ngayon ni Dexter ay epekto nitong kanyang nararamdaman. Kaya ang kailangan dito ay mas malalim na pang-unawa. Higit na pang-unawa. Malayo po ang lalakbayin pa ni Dexter sa larangan ng proseso ng pagpapagaling. Pero mas higit na makakatulong dito, suggestion ko lang, kung hihingi ng opinion sa mga eksperto or patingnan si Dexter sa mga eksperto. Siguro, Papa Dins, kung sakali man hindi pa handa siya sa pag-aaral, mas mainam, ako para sa akin na opinion ko lang, mas mainam, pwedeng hayaan muna, unahin muna yung mas higit niyang maunawaan yung kanyang kalagayan. Kasi baka nga ho, napipressure siya sa pag-aaral. Naintindihan din naman natin yung hangarin ni Papa Dins, no? At hindi ako against doon sa kanya, hindi ako kontra doon sa plano. Kaya lang, isa yan sa konsiderasyon na tinitingnan din natin, baka mas lalong naka-apekto ito sa kanya doon sa pagbabago ng kanyang behavior. So ang ating mga kagwang sa ngayon ay nasa wastong edad na, malayo sa agwat ng edad ni Dexter. Kaya mas lalo nilang kailangan ng pag-unawa. Maaring hindi nila maintindihan, maaring hindi nila maunawaan si Dexter. Kasi pwede ding sabihin, defense mechanism lang ito ni Dexter para mag-excuse sa kanyang mga task, para gawin yung gusto niya, matulog. Pero mas higit na tingnan natin sa positibong pamamaraan. At para maging konkreto, matumbok ang pinakamalalim na dahilan para kay Dexter, I think, mga kaibigan, mas mainam kung patitingnan talaga siya sa eksperto. Dito, mas lalong matututo o magkaka-idea si Kabusiness, mapapalawak ang idea si Papa Dins at ang mga kagwang sa sitwasyon na pinagdadaanan ni Dexter. At kapag ganun na po ang proseso, mas higit na mauunawaan nila si Dexter at ang mga aksyon na kanilang gagawin ay sisiguruhin nila makakatulong sa prosesong pagdadaanan ni Dexter patungo sa pagbabago. Ang ganitong klaseng sitwasyon ay hindi po pangmadalian dahil emosyon ang bubunutin mo sa kaisipan ng taong dumadanas ng depresyon. Tandaan ho natin, malalim na panahon napasok si Dexter ng ganito dahil sa kanyang karanasan, kawalay sa magulang. Malalim po at malayo po ang kanyang karanasan nung bago siya matagpuan ni Kabusiness. Kung titingnan po natin ang mga opinyon, tingnan po natin, magbasa po tayo ng mga comment para mas higit na maragdagan natin o mas higit na mabigyan natin ng idea ang ating mga followers na nandyan, kayo na nandyan, na nanonood ng video nito. Basahin po natin ang mga ilang mga comment, mga kapatid, dito po sa video. Sabi ni Kerry Chuson, kailangan ho kay Dexter ay dahan-dahan na pagtuturo sa kanya. Isa lang ang pagtuturo sa kanya at kapag natututunan na niya, sakaturuan naman siya ng ibang bagay. Hindi ho mabilis na maabsorb niya ang sinasabi niyo sa kanya. Kaya hinay-hinay lang po, mga kagwang. Alam nyo naman ang kanyang pinagdadaanan. Tulad ho ni Kuya Bong, matagal na pagtiyagaan nyo. And at the end, ay makikita niya ang pagbabago. Hope and pray that Dexter can recover from his past experience and will have a normal life with the help of Kabusiness Time. Yun, magandang ano to. Ito yung isa sa maganda ding komento. Tama nga ho, di ba? Sinabi ko kanina. Kailangan ng mas malalim na pangunawa. At sabi pa nga ay isa lang dapat ang magtuturo. Pa isa lang, turuan lang ng isa at kapag nakuha ay sunod naman.
Itong sabi ni Isper, hirap po siya sa pag-aaral. Baka gustong magpatulong pero nahihiya. Lalo na kung bawat isa ay may sinasabi kung ano. Dapat niyang gawin, kung anong dapat ganito, kung ano ang dapat ganyan. Hayaan mo nang magkusa sa trabaho. Huwag mag-utos-utusan. Anong assignment mo, Dix? Tingnan natin kung kaya natin gawin. Itanong ang mga activities sa school, anong matutulong sa kanya para mainggan niyo sa pag-aaral, need niya siguro mag-tutor sa kanya. Itanong din sa school kung ano ang performance niya at doon na napapagalitan ba dahil makulit, may bigay ba kayo ng konting background niya para malaman ng teacher times. Yun. So, lahat ng mga ito, mga kaibigan, ay kaparte ng agam-agam. Kaparte ito ng, kumbaga, espekulasyon natin hanggang saan. Kasi, nakita naman natin na gusto ni Dexter mag-aral. Kaya lang, kumbaga, hindi pa din ready ang kanyang kaisipan sa ganitong pagkakataon. Kailangan siyang ihanda. Kailangan siyang isaayos. At ang prosesong yan, malaking tulong yan. Kung ipunta muna siya sa eksperto, dalhin muna siya sa eksperto upang sa ganun ay matulungan siya sa kanyang mabigyan ng gabay sa pagsasaayos ng kanyang pinagdadaanan. Ako naniniwala ko, no? Magkakaroon ng pagbabago si Dexter. Kaya nga lang, long term ito. Mahaba at may pasensyang proseso. Kung paano ang pasensyang binigay natin kay Bong, dito mas siguro doble o triple pa. Pero katulad ni Bong, nakita natin ang pagbabago, then may posibilidad na makuha din ito ni Dexter. Ang isa lang sa pinakamagandang punto, at least sa pagkakataong ito, nasa tamang kamay si Dexter. Nasa tamang tao si Dexter. Sa pangangalaga ni Kabisnes at ni Papa Dins, sigurado po, nasa tamang tao si Dexter. Sa mga kagwang, pangunawa lang po ang kailangan ni Dexter. Hindi kayang sabayan ni Dexter yung kakayahan na mayroon tayo sa ngayon. Dahil dito sa kanyang pinagdadaanan, and again, malaking faktor yung kanyang edad dahil bata pa siya. Kumbaga, nagiging bata tuloy ang kanyang pag-iisip, nadagdagan pa ng kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Well, mga kaibigan, samahan natin ng panalangin. Panalangin na sana ay mapagtagumpayan ni Dexter ang proseso ng pagbabago. Makuha niya sa mas lalong maaga at madaling panahon, maunawaan ang kanyang sarili at yung healing process na yan. Dahil kapag naunawaan na ni Dexter ang kanyang sarili, madali na niyang ibalansi ang lahat. At I'm very sure, magiging maganda na ang mga aksyon at takbangin na kanyang gagawin. Ganun din po ang Kabisnes family, ipagdasal din po natin. Sapagkat hindi po ito madalian. Ang mga kagwang, ipagdasal natin na sana ay habaan ang kanila. Malaking hamon at pagsubok na naman ito sa Kabisnes family. Dahil tila panibagong boom na naman ang kanilang ginagampanan ngayon sa buhay ni Dexter. Pero maging larawan sana sa kanila kung ano ngayon si Boom. Ganun din ang mangyayari kay Dexter. Naniniwala tayo na ang lahat ay may hangganan. Ang pinakamaganda, nasa bahay si Dexter na puro positibo. Tulungan natin si Dexter para sa kanyang pagbabago. Comment down nilo mga kaibigan kung meron po kayong mga komento. Ako po si Tao Kala. Hanggang dito lang po muna pansamantala. Pero bago po tayo magtapos, ilalapit ko po sa inyo na sana po mga kaibigan, suportahan natin si Papa Dins. Ang dalangin ko sana ay maabot kahit man lang muna ang kanyang 200,000 subscribers. Malaking tulong na po yan kay Papa Dins para mas lalong mabus ang kanyang moral at patuloy naganahan pa rin siya sa pagtulong. Maiksan, tuloy-tuloy na pagtulong. Kayo po ang magpapalakas sa kanya. Ganoon din po si Kabisnes mga kaibigan. Maraming salamat. Nasa 400,000 plus na, no? Tulungan din po natin si Kabisnes. Huwag natin i-skip ang ads, tulong na rin po sa kanila para sa kanilang mga misyon. Sana po ay patuloy pa rin po kayong magtiwala sa isang taong nila. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig, panonood sa ating mga reaction video. Hanggang sa muli mga kaibigan.
Paalam po sa kanila.